Hello guys! Kumusta na po kayo? Welcome back po ulit sa Lutong Pinoy sa Amerika. And for today's video po, magluluto po tayo ng creamy laing. Ito po yung mga sangkap na kailangan natin para po sa ating laing. Meron po ako ditong konting cooking oil. Tapos meron tayo dyang bagoong na alamang o yung ating fresh bagoong. Tapos yung ating black ground pepper, ginger, yung ating pong garlic, onion, pork belly, tapos shrimp, yung ating siling labuyo. Ito po yung gagamitin nating dried taro leaves o yung ating gabi. Tapos meron po tayo ditong coconut cream, coconut milk, at mag-drizzle po tayo ng salt mamaya kung kukulangin po ng konting alat yung ating gagawing lain. Okay, magsimula na po tayo at pakicheck nyo na po sa description below lahat po ng mga kailangan nating sangkap sa mga bago po dito sa aming channel. Sana po mag-subscribe kayo sa Lutong Pinoy sa Amerika. Maraming salamat po. So guys, ituturo ko rin sa inyo kung paano mawawala yung kate ng ating laing pag kinain na natin. Kailangan natin banlawan itong ating mga dahon. So, ito yung tip na ibibigay ko sa inyo. Buksan muna natin itong plastic. Tapos, babanlawan natin ng dalawang beses ito kasi hindi natin alam kung gano'n, kung paano nila ito i-dry. Minsan, nilalagay lang nila kung saan-saan. Kaya, kailangan babanlawan natin ng maayos para mula yung kati ng ating line pag kinain natin siya mamaya. So, ito, babanlawan natin ng dalawang beses. Putulin lang natin itong mga malalaki. Pwede nating gupitin. Para hindi buo-buo mamaya pag naluto na natin yung laing natin. Tapos, banlawan pa natin ng isa. So after natin mabanlawan ng dalawang beses, lalagay natin dito sa malalim na bowl at ibababad pa natin siya ng mga 30 minutes to 1 hour para talagang malinis na malinis yung ating taro leaves at saka mawala yung kati niya kapag naluto na natin siya. Okay. Kasi may mga dumi-dumi pa yan, minsan may mga alikabok, so kailangan natin siyang banlawan na maigi. Pero this time, ibababad na natin siya dito sa planggana. So, ito na siya guys. At babalikan ko kayo ng mga 30 minutes or at least 1 hour para talagang malinis yung ating taro leaves. Okay? So guys, ngayon ready na yung ating taro leaves sa yung ating dahon ng gabi. Yan. Pwede na natin silang i-drain. Lalagay ko sila dito sa strainer. Kung mapapansin niyo yung tubig, naging brown siya. Kasi kahit paano may mga dumi-dumi pa rin yan. Kaya kahit binanlawan na natin ng dalawang beses, marami pa rin siyang dumi. Ayan o, kung napapansin niyo nasa ilalim o. Diba? Ayan. Ayan, okay na itong ating taro leaves. Pwede na natin siyang lutuin. Ide-drain lang natin yung water. Okay. Ngayon, pwede na natin lutuin itong ating taro leaves. Nabanlawan na natin siya ng maigi. Ngayon, meron tayo ditong kawali. Pinapainit ko na siya. Ilalagay ko yung ating baboy. Tapos, lagyan natin ng konting tubig. Kukuluan muna natin yung baboy natin para lumambot siya at lumabas yung mantika niya. Lagyan natin ng takip. So ngayon, check natin yung ating karne. Atakpan ulit natin to guys para ma-drain yung tubig niya. So ngayon, pwede na natin buksan. Ayan. Wala na yung tubig.
Dahil hindi masyadong mataba yung ating pork belly, lalagay lang ako ng konting mantika. At pipretuhin muna natin ito. I-serve muna natin yung ating pork belly. Konting mantika lang ilalagay natin, guys. Olive oil ito. Kung wala kayong olive oil, optional lang ito. Okay lang kahit anong mantika. Kasi magmamantika yung ating laing mamaya pagka nilagay na natin yung ating coconut milk. So, konting mantika lang. 1 tablespoon. Ang gisa lang natin. So, ngayon guys, yan. Napiprito na natin yung ating mga pork belly. Pwede na natin ilagay yung ating luya. Unahin natin yung luya para lumabas agad yung aroma niya. Then, susunod na natin yung ating bawang. Tapos, ilagay ko na yung ating sibuyas. Pagkagisa natin ang ating bawang at sibuyas at saka yung luya, pwede natin ilagay itong ating bagoong. Yung ating black brown pepper. Tapos ibubuhos ko na itong pangalawang piga ng ating coconut. Yan, haluin muna natin siya. Tapos isasama ko na yung shrimp. Lulutuin muna natin sandali yung shrimp. Bali, 5 shrimp lang ang nilagay ko, guys, kasi malaki naman sila. Pagka nag-orange na itong mga shrimp natin, tatanggalin ulit natin, tapos lalagay na natin yung ating gabi. Okay? Tatakpan natin siya ng mga 3 to 5 minutes lang. Ngayon guys, buksan na natin. Tignan natin yung ating mga shrimp. Yan, nag-orange na yung mga shrimp natin para hindi sila ma-overcook. Tatanggalin muna natin sila. Tapos sasama natin ulit sila mamaya. Kasi pakukuluan muna natin itong ating taro leaves. Ang second tip guys, ibibigay ko sa inyo. Tanggalin muna natin itong mga shrimp. Yan. So ngayon pwede na natin ilagay itong taro leaves. Lagay na natin. Pag nilagay nyo yung taro leaves guys, hinaan nyo ng konti yung apoy nyo sa medium heat lang para maluto ng maayos tong ating mga dahon ng gabi. Dapat hindi sa malakas na apoy. Tapos huwag natin siya masyadong haluin, tutulak-tulak lang natin para sipsipin lang niya yung kanyang coconut milk. Huwag natin siya haluin para talagang mawala yung makati sa dila pagkakinain natin tong ating taro leaves. So, lagyan na natin yung isa pang gata. Ito yung unang piga, yung coconut cream. Ipapatong natin dyan. Ngayon guys, ilalagay na natin yung takip at pakukulo na natin itong ating mga taro leaves. Huwag nyo masyado lalakasan yung apoy nyo ha, para maluto sila na maayos. At hintayin natin ma-drain yung kanilang coconut milk hanggang maging parang oily-oily na siya. Okay? Takpan muna natin. Okay? So, ito na guys. Buksan natin. Kumukulo na. Lalagyan na natin siya ng sili. Ayan. Tapos yung tatlo, hindi na natin hihilo.
hindi ganun kaanghang kasi kailangan na kakainin din ng bata eh. So, may mga sabaw-sabaw pa siya. Patutuyuin natin to hanggang sa magmantika na siya. Okay. Balik na natin yung takip guys at hintayin natin matuyo itong ating laing, okay? Ngayon guys, buksan na natin siya. Yan, may mga ano pa rin siya gata. Pero isasama natin yung ating hipon at titikman muna natin kung magdadagdag pa tayo ng asin kasi naglagay tayo ng bagoong. Yeah, magdadagdag pa ako ng 1/2 teaspoon of salt. Tapos isama na natin yung mga hipon. Lagay ulit natin yung takip guys hanggang sa matuyo na tong ating laing. Guys, buksan na natin. Yan, nagmamantika na yung ating laing. So, pwede na natin itong i-off kasi talagang na-drain na yan. So, pwede na natin siyang haluin. At, napapansin nyo, yan, tuyo-tuyo na yung ating coconut milk at saka yung coconut cream natin. Pwede na natin i-off yung ating apoy at ilagay na natin siya sa ating serving plate. Okay guys, ito na po yung ating recipe for today, ang ating creamy laing na napakasarap at tama-tama yung anghang niya. Maraming salamat po ulit sa panonood. Sana po mag-subscribe kayo sa Lutong Pinoy sa Amerika at huwag niyo pong kalimutang pakicheck yung mga other videos namin na nailuto. Marami po kayong pagpipilian doon para sa pamilya niyo. Thank you so much po guys ulit sa panonood. Ingat po tayong lahat and God bless. Pwede na po nating i-ready yung ating mainit na kanin para po dito sa ating laing. Maraming salamat po.